Hello guys, good afternoon. This is Kuya Nols again. I'm saying good afternoon to everyone. Ngayon hapon po, mag-share ako sa inyo ng another idea. Ito po ay about computer naman. Gusto kong i-share sa inyo yung aking bagong setup na computer. Ito ay sinet up ko intended for CD burning. So, yung computer na ipapakita ko sa inyo ay I install for DVD room in my computer para makapag duplicate po ako, makapag burn ng mga DVD or CD para mas mabilis po akong makatapos ng makapag-duplicate. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko bat ako nakapag-duplicate ng sabay-sabay sa pamamagitan ng apat na DVD room sa aking computer. So, ito po yung setup na gusto kong i-share sa inyo. Tingnan po natin yung aking setup. Okay, ito po yung aking computer. Actually, nakalagay lang siya dito sa table ko kasi ito ay bagong gawa. Ayan. So, naka-install po dito ay Windows 7. Actually, ito ay old computer na gusto ko lang siyang ma-maximize para makapag-duplicate ng mga CDs para sa mga souvenir kagaya ng wedding or mga personal CD album. So, ito po yung aking computer. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano ko po sinet up yung apat na DVD room. Ayan. Gamit ko po yung Asus DVD room. Ayan. Ito po yung apat. 1, 2, 3, 4. Ayan po. So, ako pansinin nyo. And then, papakita ko rin sa inyo kung paano yung pag-connect ko sa loob niya. Okay. Actually, luma na po talaga itong computer. So, ginamit ko lang siya para magamit ko sa pag-burn. So, itong board niya ay mayroong slot na apat na SATA. So, yun po yung aking ginamit. Ayan po yung apat na SATA connector. And then, ayan po yung apat na DVD-ROM na nakakabit. So, ito po yung hard drive niya na andyan. So, may graphics card din ako. Actually, pwede naman kahit wala. Ayan. May mga external internal fan ako para mas malamig yung ating computer. So, yan po yung itsura ng computer sa loob niya. So, simple lang po ito. So, yan na po. Tapos, ilalak lang po natin. And then, magta-try po tayo na mag-burn ng computer. Ayan. So, una pong gagawin natin is maglagay muna ng actually, buburn natin ay CD. So, maglalagay po muna tayo ng CD. Ito ay blank CD. So, ilalagay po natin dyan. Tapos, ayan. Tapos, ito. Try muna natin yung tatlo lang po muna. Ayan. So, yung gagamitin natin, balik tayo dito sa monitor. Ayan. Ang gagamitin po natin ay yung Nero. Actually, ito yung ginagamit ko.
Ayan, Nero's burner. So, napakadali lang po ang paggamit po nito. So, pupunta po tayo sa music, audio CD, kasi audio CD po yung ating i-burn. And then, punta po tayo sa music na kailangan nating ilagay. So, actually, mayroon na ako dito nakasave ito. Ito yung Nero na nakasave ako. So, yun na lang gagamitin natin. Ito yung previous na ginamit ko. Ito. So, mag-open tayo ng unang ng Nero. Ayan. So, ito po ay meron ng 10 tracks po yung ating gagamit. Ibu-burn. So, madali lang po. Click natin yung next. And then, select natin yung speed. So, gagamitin po natin ay 16x para mas maganda yung pagka-burn po niya. And number of copies is set nyo rin. So, pag na-set na po yan, iset nyo rin kung anong DVD ROM yung inyong gagamitin. So, makita po natin as of now, tatlo lang yung i-connect ko. So, first muna natin yung Drive E na CD ROM. And then 16. And then, click po natin yung Burn. So, makikita nyo po ongoing na yung pag-copy niya. So, mag-open tayo ng another Nero na naman. Ayan. Pag na-open na po natin yan, i-click lang natin yung next. And then, hanapin natin yung anong CD-ROM yung ating i-assign sa kanya. So, ngayon naman ay yung F ang ating i-assign. Tapos, select natin yung speed. And then, copies, kung ilang copy yon, and then burn. So, ayan na po. Mayroon na tayong dalawang CD writer na gumagana, na ongoing po nagkokopya. So, next naman, yung pangatlo, mag-open tayo ng another Nero para mapagana po natin yung pangatlo natin na CD writer. And then, click lang natin yung next. And then, i-assign po natin ang another writer. Itong G naman yung gagamitin natin. And then, yung speed. And then, click natin yung number of copies. And then, burn. So, pwede na natin na hintayin na lang. Okay po. So, yan na yung tatlong ongoing na nagpa-process tayo ng burning ng 3 CD writer po yan in one computer. So, kung may tatlo po tayo, mas mapapabilis po yung pag-duplicate natin ng DVD or CD. Kasi kung iisa po ay matagal, halimbawa mayroon tayong kukopyay na 100 CDs, so 100 na salang po yung gagamitin natin. Pero dito po ay pwedeng ano lang yan, siguro mga 32, tag 32 lang yung tatlo, tapos ka na. So mabilis po yung pagkopya. So since na hindi sabay-sabay yung ating pag start, so a-out din po siya ng hindi sabay-sabay. So one by one po siyang matatapos. Pero mamaya pag another batch, atin na pong sasabay-sabayin yung tatlo. Okay, natapos na.
Ito na po yung sample. Ayan. Ihintayin po natin yung another batch. So makikita rin po natin na siya ay tapos na. So waiting na siya for another CD na blank na ilalagay po natin. So ayan po, malapit na rin matapos yung dalawa. So hindi niyo na, pag may setup kayo nito sa bahay niyo, hindi niyo na kailangan bumili pa ng CD duplicator. May kamahalan din 'yon. Katapos hindi mo siya ma-maximize kasi hindi mo naman siya magamit for browsing ng computer kasi intended lang siya for duplication. Pero ito, may computer ka na, may pang multiple burn ka pa. Actually, pwede ka pang mag-add dito ng hanggang 4, 5, 6. Pero magdadagdag ka nga lang ng additional na SATA cable via USB naman ang gagamitin mo. Pero mura lang din naman yon. Pero sa akin, okay na sa akin yung 4 na CD writer dito sa computer ko. So okay, natapos na yung pangalawa. So ito na po yung pangalawa. At lumabas na rin po yung pangatlo. So ayan na po. So natapos na yung tatlo. So ang gagawin po natin ay maglalagay na naman po tayo ng another batch na naman. Ayan. So itutulak lang po natin pag nalagay na natin. Ayan. Tapos yung next at yung pangatlo. So ayan, pag natapos po yan yung another batch na yan, so naka-anim na po tayo kaagad. Parang pumapatak lang siya ng around 1 minute lang yung isang CD sa pagbuburn niya. So guys, pwede nyo itong gawin din sa inyong mga computer kung kayo ay gustong mag-duplicate ng inyong CD na gusto nyong pang-giveaway sa kasal, birthday, or anything na pwede nyong paggamitan ng inyong CDs. Magbili lang po kayo ng CD writer. Ang tawag sa kanya ay CD writer or DVD room. Yung DVD room kasi yan ay may writer na rin. So pwede ninyong i-set up din to sa computer ninyo. May computer na kayo, mayroon pa kayong duplicator. Kahit 4 lang, ayos na. Kasi kung yung 4 magtatrabaho po siya sabay-sabay, sa sabi natin, tag 2 minutes na lang ang bawat biniburn ninyo, sa within 1 hour po, napakadami nyo ng maduduplicate, mag-burn. Ayan. So, yun yung ongoing na process ng ating application na ginagamit, yung Nero. Actually, familiar naman po yung Nero na yan. Dati, akala ko 1:1 lang yung Nero. Pero pwede mo rin palang gamitin sa isang computer sa iba't ibang DVD writer. Ayan, ngayon almost sabay-sabay na po siya kasi yung paglagay po natin ay naman siya. Konti lang yung difference. So, malapit nang matapos. Ayan. Mamaya-maya ay matatapos na rin po yan. So mga ilang seconds na lang, lalabas na po. Ayan.
So dito guys, tatandaan nyo lang, mas maganda yung copying ng isang DVD-ROM kung isiset nyo siya sa pinakang lowest na speed. Yung akin ay ginagamit ko ay 16x para mabagal siya, pero mas maganda yung sunog ng laser niya sa CD. Ayun. Ayan na yung pangatlo. So, ganun lang kabilis. Naka-ano na po tayo. Naka-tatlo na kaagad. Ah, anim. Anim na kaagad yung ating na-copy. So, pwede na natin lagyan na naman ng another batch na naman. So, mamaya-maya, naka-9 na po tayo. So, ganun lang po guys yung si-set up ng multiple CD writer, DVD writer sa computer ninyo, desktop computer. Sa laptop naman pwede, kaya lang bibili nga lang kayo ng mga siguro tatlo rin na external DVD writer. Isi-set up nyo siya via USB na. So, pwede rin kayong mag-burn ng multiple burning sa laptop ninyo kung wala kayong desktop. So, yun po. I hope na enjoy ninyo yung ibinigay kong idea na pwede ninyong gamitin sa inyong bahay para makapag-duplicate kayo ng inyong mga souvenir CDs sa mas mabilis na pamamaraan. So, hintayin nyo rin po yung kung paano naman yung mag-print, direct print sa dito sa CD. So, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yon. So, hintayin nyo po yung another video na i-upload ko about naman sa printing. Direct printing po sa CD. So, thank you so much and God bless you. At huwag nyo pong kalimutan i-like at mag-subscribe sa aking channel. Thank you guys. God bless.